Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, Monday morning, November 29. Mga boss, kumusta ho kayo? Kayo ba'y nag-coffee na? Kayo ba'y nag-tsokolate o nag-tsa? Kumusta ho yung weekend ninyo? Kayo ba'y nakapagpahinga na maayos? Abay, maganda ho kasi Lunes ho ngayon, ano? You always have to be on top of the situation pagdating ng Lunes. Ay bawal ho yung sinasabing mahabang baba aabot sa lupa. Kasi papakita ho tayo na tayo ho'y kinakailan masigla sa Lunes. Kaya importante ho itong ating gagawin ngayong umaga, mga boss. Kami ho'y binabati ho natin lahat ho ng mga viewers ho natin sa ibang dagat dito ho sa Pilipinas. Partikular yung mga viewers natin na gabi ho sa kanila ngayon sa US and sa Canada. Ganon din ho doon sa different time zone basta't nakakapanood ho ng ating palabas. Sa pamamagitan ho ng ating digital platform. Sa yan ho, sa pamamagitan ng ating Bitag Official YouTube TV. Ganon din ho sa bitagmedia.com sa website ho natin. And a live stream ho sa Bitag Live. Sa television, tayo ho'y television program, mga bossing, you know. Eksklusibo lang ho napapanood sa People's Television Network. And sabay ho tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738. And may isa hong istasyon, Capital Broadcasting Center, yan ho'y DZME. Sinishare din ho tayo sa mga istasyon ho nila sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, AM and FM. Ngayon, mga bossing, well, yung mga tumututok ho sa ating programa, kasama na ho yan mga haters and bashers. At doon ho sa mga ginagawa hong kalakal ang programa at pangalan ho ng Tulfo o Bitag sa kanilang mga vlog. Nabubuhay ho sila sa pamamagitan ho ng kanilang mga upload. Yung kanilang puot at galit sa aming magkakapatid. Isang abogado ho dyan na hindi ko pinapansin, kaya nang gagalaite kasi tinawag ho natin si Pipay. At ang kanyang laman ay udyukin ho yung mga ito'y samahan na mga kahapon nag-rally dyan sa labas, mga bossing. Sa dami ho nila. Ako ho'y magsasabi sa inyo na wala hong problema mag-rally ho kayo. Wala hong problema ipadama ninyong inyong galit at puot. Wala hong problema ihayag ho ninyo kung anong nakikita ho at naramdaman ninyo. Kung kayo ba'y binastos, kung kayo ba'y tinabla. Wala hong problema sa akin. At kung gusto niyo ho ako makita, walang problema, pumunta ho kayo sa opisina ko Monday to Friday. At Sabado, wala ho ako rito Linggo, pahinga. Mas maganda, Monday to Thursday, pumunta ho kayo sa opisina ko. Huwag ho kayo pupunta pag walang tao na parang binubulabog nyo yung mga empleyado sa building na to na may pasok pag Sabado. Kasi ang Bitag, sarado ang opisina ho namin ng Sabado at Linggo. Just check our Facebook page. Ngayon, pupunta kayo sa labas dyan, magra-rally kayo. Rally, eh, may mga kasamang bata pa rin. Inilagay nyo tuloy pa mga bata. Kung totoong sinasabing kapatiran o frat, yung mga anak ninyong paslit, nakikita ho natin sa CCTV dahil kahit na ako nagko-coffee sa bahay ko, umiinom ako ng coffee ko, nagpapahinga, kumakain ako ng sinasabing, for the first time, nakakain ako na yung suma na ube, halaya. Nagulat na lang ako. Ano nangyari? Akala ko kung ano meron, yung pala ako, si Ben Tulfo, si Bitag, ay nilusob daw dito. Paano niyo ako ilulusob? Walang pasok eh. So ngayon, lumabas ho yung gwardiya ng building at sila ho'y tumayo dyan kasi nabahala ho yung mga nagtatrabaho dito na may pasok ho pag Sabado, Linggo. Iyan ho nakikita ninyo. Yang ho ganong klaseng problema, walang problema. Kaya lang, dahil nakaabala na ho kayo, nakaperwisyo kayo, tumawag ho ng pulis at SWAT dumating. At yan, pinaalis kayo. Kasi una, ito mga pwedeng ikaso sa inyo ng building. Number one, public disturbance. Number two, inconvenience sa trapiko at iingay kayo Sabado. Number three, ewan natin kung may lisensya ba kayo, nagra-rally kayo. Dahil okay lang kung dumaan kayo, nag-rally na kayo sa harapan. Wala naman tao. Kaya yung mga gwardiya ng building, listo.
So yung ganyong klaseng assembly ninyo, kung meron kayong leader, kung meron kayong presidente, walang problema papuntahin nyo ng aking opisina, padalhan nyo ako ng sulat. At isulat ninyo kung ano yung inyong saloobin, kung kayo ba'y nabastos, kung kayo ba'y ganong klase, para makita natin, para magkaroon tayo ng magandang sagutan sa pamamagitan ng opisyal na liham. At pagkatapos, pwede kayo mag-issue ng statement in the public kung anong nagawa ni Bentulfo sa inyo. Huwag yung ganyang klaseng sistema na parang nagrarally kayo, na wala namang punto, na parang dumating dito, nakaperwisyo tuloy kayo. Kaya nung dumating ang SWAT at police, pinalayas kayo, nagbumukha kayong kawawa. At binigyan kayo ng time kasi nakaabot na si NCRPO. Ngayon, mga bossing, kayo sa Acro, makinig kayo. Di ko kayo binabastos. Mas maganda yung inyong mga leader sa itaas, with due respect, pwede naman lumiham sa akin eh. Pwede naman pumunta ng opisina ko to set an appointment para bigyan ko kayo ng i-cover pa namin kayo para doon sa inyong sasabihin. Pwede naman sigurong maging, kumbaga, kukunan namin kayo para maging laman kayo ng aming programa at para makita natin na sinasabi ko nung araw, ito yung pananaw ko kasi experiential, nakita ko nung ako'y high school pa lang. Ayoko nang balikan. Ngayon, ayokong balikan. At maraming mga nagsasabi pa rin na yung stigma o yung kanilang pananaw, siguro hindi lang sila updated. Tulad ko, kinakailangan i-update ninyo. Kung sakaling mali yung pananaw ko, pwede niyong itama sa pamamagitan ng magandang pagtuwid. Kasi kung ang akala ninyo ininsulto kayo, hindi ko kayo ininsulto. Makinig kayo sa Acro. Kaya yung mga members and officers ninyo, you're invited. And as a matter of fact, you can send me a letter personally, professionally. There's also another point. Kung sa palagay ninyo nilabag kayo, na-violate kayo, may hukuman tayo. Pwede kayo magsampa ng kaso. Alam yan yung chipipay na abogadong sumasakay na andun kayo pumupunta na binabash kami na Tulfo Brothers, particular ako. Yung abogadong chip. As in, chipipay talaga. Sabagay, naintindihan ko, gusto nilang kumita sa pamamagitan ng kanyang laman, kami. Hindi ko pinapansin. Ngayon, kayo sa Acro, bibigyan ko kayo ng magandang paliwanag dito. Hindi nyo makukuha sa bruskuhan. Hindi nyo makukuha sa paspasan. Makukuha yan sa pamamagitan ng pagbigay linaw. Ano ba ang nagawa ng isang Bentulfo sa inyo? Hindi nyo ako matatakot at huwag nyo akong tatakutin. At hindi nyo ako sasabihin, nilusob nyo ako, lulusubin nyo ba kamo ako? Saan nyo ako lulusubin? Sa building na to? Kung lulusob kayo, manggugulo kayo, naku, Diyos Mari Joseph, huwag nyong gagawin. Huwag nyong gagawin. Kung pupunta kayo bilang bisita, tatanggapin ko kayo. Yung mga leaders ninyo. Alam ko naman siguro baka yung mga leaders ninyo, mga decente at nakakaintindi. Siguro naman makikinig sa rason kasi syempre pag leader sa itaas, nakakaintindi yan. Kung talagang sabi ninyo frat galing sa universidad o sino man tong mga kilala na mga personahe na sinasabi ninyo, maintindihan din nila kung anong trabaho ko. Wala sa akin dito mang insulto kung ano yung aking pananaw at nakita. Do not go after me because that was in the past. Kung sakaling nagkamali, kung sakaling sinasabi niyo ito yung tamang sitwasyon kalagayan ninyo, more than enough, babasahin ko pa. Huwag kayo para mga angry birds. Yung mga birdie, tweet, 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 tweet. Nagagalit kayo. Hindi ko kayo binubot. Hindi ko kayo binubuisit. As sinasabi ko lamang sa inyo, maraming paraan para ipahayag yung inyong disgusto kung sakaling hindi tama yung aking pananaw, yung aking naranasan na ako'y high school pa. Sasabihin nyo, gurang ka na, mahina ka na.
hindi ka na yung palang feeling mo, master ka ng kung fu. Sino nagsasabi niyan? Hindi ako yung taong nakikita ninyo sa edad ko. Tingnan nyo, sa itsura ko, bahala na kayong bumalanse. Hindi ako nahuhulit. Ayokong sabihin sa inyo yan. Yung mga naghuhusga, matanda na, wala na yan. Ano ngayon kung tumanda? Tanong, simple lang. Ano bang issue? Huwag yung sa personahe ko. Doon sa mga nagagalit sa atin, hindi ko matatanggal yung galit ninyo. Doon sa mga nabubuisit sa akin, hindi ko mababago ang pagkabuisit ninyo sa akin. Isang bagay lang aking ginagawa, sasabihin ko sa akin, ang trabaho ko rito hindi magyabang, hindi mambuisit. Ang trabaho ko rito, ipagtanggol ang mga inape. Miyembro ninyo sa ACRO, pinakinggan ko, kinausap ko bago ko e-ere, hindi ko alam na miyembro ng ACRO. Gusto ko lang malinawan kasi sabi niya, gusto niya malinawan sa sitwasyon nangyari sa kanyang kapatid. Pwede niyong panoorin yun. At sabi ko, sige, matutulungan kita para mabigyan ka ng linaw. Siguro naman sa segment na yan, maintindihan ninyo. Hindi ko ininsulto. Bandang huli, sinabi ko, pwede niyo pa akong lapitan kung anong gusto mo. Huwag mong sisisihin ang sarili mo. Sa pagkamatay ng iyong kapatid. Maganda ang aking sinabi. Miyembro ninyo, tinulungan ko. Sinusumbat sa inyo. Hindi, lahat tinutulungan ko. Kay fratman kayo, kay hindi, mayaman o mahirap. Pag nasa tama at gusto ng linaw, tatayo ako. Ako binabangga ninyo dahil lamang doon sa aking nasabi na hindi naman pang-iinsulto, bagkos sa pananaw ko yun. Kaya yung mga leader ng ACRO, yung pinakamataas na leader ng ACRO, at sino man mga representante ninyo, iniimbitahan ko. Wala namang problema, padalhan nyo ako ng sulat. Para magkaroon ng linaw, kayong mga nasa ibaba, kayong mainit ang ulo, kayong mga nire-recruit kung saan-saan, nagsayang kayo ng oras ninyo na hindi nyo naman ako nakita. Halimbawa, ngayon, pag pumunta kayo dito sa financial district, ano mangyayari ngayon? Mababahala yung mga pulis dito dahil nakakapirwisyo kayo. Tulad ng ginawa ninyo ng Sabado, pakita ulit natin ng Sabado. Ayan. Marami pa kaming video dyan na pwede namin gamitin kasi sangdamakmak na CCTV dyan. Kung sino man ang nag-organize nito sa ACRO, makinig kayo. Makakasuhan kayo mga bossing. Dikit-dikit kayo. Nagpiperwisyo na kayo. Hindi na makadaan. Nakikita sa kaliwang... yan ay pahuli na. Makikita. Nabwisit yung mga dito sa timog. Nagperwisyo kayo. Hindi pa lumalabas yung mga gwardiya. Hanggat dumating yung pulis. At nang dumating ang pulis, nakikita nyo, yan na, tumino na kayo. Isa-isa na kayo naglakaran kasi binigyan na kayo ng ultimatum. Ngayon, ang totoong frat at sinasabi ni humanitarian yung ginagawa ninyo, walang good. Pakita ulit natin. Ito, hindi ko kayo hinuhusgahan para makita ng mga leaders ninyo. Pakita ulit. Humanitarian ba yan? Sinong dinuduro ninyo yung mga building? Wala kami rito sa Sabado. Sarado kami. Mas magandang puntahan nyo ako Monday to Thursday. Friday kasi midweek, weekend rest ko na yan eh. So, kung gusto nyo ako makita, hindi sa ganyang paraan. Hindi nyo, lalabas nga ako siguro kung nandito kayo eh. Hahanapin ko yung leader ninyo. Sabihin ko, lika nga sandali, pasok ka rito, usap tayo. Sino ba yung mga pinakamataas ninyo? Kung ang mga matataas ng ACRO ay nanonood ngayon, tingnan nyo na maigi mga bossing, mga chief. Yan ba'y tama? May mga batang kasama pa. Makikita nyo, may mga videos kami ng mga bata kasama. Bit. E kung ganyan ba naman, ginawa nyo na lang, nag-rally na lang kayo ng political rally para makita ang statement. Sino ba siya? Hindi ako tumatakbo pagka-politiko. Isa lang bagay rito, nagpapakita kayo ng inyong puwersa. Ang pagpakita nyo ng puwersa sa hindi ako natitinag. Ayan, nakikita nyo, pumunta na kayo. Yan, pumupunta. May bata pa.
ayan, nakikita nyo. Pinapapasok ninyo sa loob yung mga iba sa inyo dyan, kung sakaling pumasok na kayo sa building, yari na kayo. In fact, ito magagamit to. Private property na yan dyan sa party na yan. Kaya yung mga bill na yan, kung sakaling makikita to, public disturbance, intimidation doon sa mga tao nagtatrabaho rito, na bahala sila, maging ang building kasi ako ho'y wala rito, nag-report sa akin. Tinitingnan ko ngayon. Kasi kung sakaling, ayan, ganyan ang gagawin ninyo uli, hindi trabaho ng frat yan. Hindi ganyan ang mga frat. At yung mga totoong leader ng mga frat ninyo, lumutang na. Come and see me. Let's talk. Hindi yung nanduduro-duro kayo. Lalo-lalo na yung mga yan. Alam ko naman, hindi ito. Pakita uli natin. Hindi ito alam ng inyong mga presidente or yung mga official ninyo. Ewan natin kung sino nag-organize nito. Sa nag-organize nito, kung sino ka mang siga ka, magpakita ka sa akin. Pagkatapos, kape tayo rito sa opisina ko. Kung talaga makikita mo, sino ba sa inyong pwedeng pumunta rito at iimpitahan ko pa kayo para maging miyem, para sa programa kong ito? Huwag nyo akong susubukan na sa tatakutin kasi hindi ako natatakot. Yung mga ganyang klaseng sitwasyon na yan, naintindihan ko, pagpapahig ng damdamin, mali lang yung estilo ninyo. Kaya kung sakaling nakikinig, nanonood yung mga miyembro at mga opisyalis ninyo, ayan, pinakikita ko sa inyo. Samang chapter kayo kung yung sinasabing frat ninyo. Hindi kaaya-aya, hindi tama yan. Kahit sino mga frat sa buong Pilipinas, hindi gagawin yan. May mga pamamaraan. Isusulat kung ano yung sinasabi ninyong kayo nasaktan. I-address ninyo sa tao. Hindi yung kinukuyog ninyo sa social media. Kasi the more na kinukuyog niya ako, the more hindi ko papansinin. At pag hindi kayo pinansin, umabot na sa ganyan, hindi ako natitinag dyan. Ayan, kapareho nitong sino itong kulukoy na itong nandyan, hinahamon. Sige, pasok na, may kasamang bata. Ayan, nagtatawag, pumasok na. Pumasok na kayo sa parking space, sa building na yan eh. Ayan, kaso yan. Ngayon, hindi ko kayo sasampa ng kaso. Iniintindi ko muna kayo. Do it again. Tingnan natin. You do it again. Pag ginawa nyo na yan, hindi na frat ang tawag sa inyo. Ako na mismo nag-aanyaya sa mga leaders ninyo para makausap kayo. Siguro, padala kayo ng sulat sa akin, open letter pa kung gusto niyo. Hindi ko kayo binastos. Ako'y nagsasabi lamang doon sa akin experience, kung sakaling mali ang pananaw, ang mali yung impormasyon sa akin, mali ang pananaw ko, tuwirin ninyo. Hindi nyo makukuha sa sinasabing panduduro. Hindi nyo makukuha. Ako ho, si Bentulfo, hindi nyo ako nilusob. Pumunta kayo, nang gulo lang kayo sa harap. Walang tao. Ang ginulo ninyo, yung mga taong nagtatrabaho sa itaas na walang kinalaman. Kaya, yung mga gwardiya, naglabasa na. At pagkatapos, dumating na mga pulis. Nang dumating ang mga pulis, isa-isa na kayo nag-alisan. Para kayong mga basang sisiyo ng mga angry birds. With due respect doon sa mga opisyalis ninyo dahil alam ko hindi alam yan. End of story na tayo. Narinig nyo na ako ngayon. Monday to Thursday, pwede kayong pumunta sa opisina ko. Siguraduhin na nyo, may permit muna kayo sa labas. You're more than welcome. Usap tayo. Kung gusto nyo ng interview sa ere, alam problema sa akin. Pagbibigyan ko kayo. Ang ginagawa lang natin dito, paglilinaw. At kung sakaling hindi nyo nagustuhan yung sinabi ko, inuulit ko. Yun ang naranasan ko, experiential kung tawagin. Napapalitan yon sa pamamagitan ng tamang impormasyon. Matagal na ako, wala sa universidad. Nag-aral ako sa bansa, ibang bansa, nag-aral ako rito. O ngayon, gusto nyo tuwirin yung panahon na ako'y high school pa lang, bago mag-martial law. Nakikita ko naman kasi pag may mga rumble-rumble dyan, umiiwas na lang kami mga high school. Nung kami nandyan sa sinasabing lugar ng U-Belt pa. Ay, hindi ko na sasabihin. So ngayon, narinig nyo na ako.
Kaya doon sa mga nagpapahi, nagpaparamdam, ihayag niyong inyong damdamin. Walang problema. Simple lang. O para doon sumasakay sa mga gustong kumita, lalo-lalo na doon, laman lagi ng inyong vlog para kayo kumita ng kunting dolyar. Sige, go ahead. Tell me your next move. End of story. Now, let's have coffee. Oh, yeah. Good morning! Mga boss, mabilisan, ano? Ang sabi ho ng Social Weather Station, SWS, 45% ng mga pamilya ho, ng families, pananaw ho na sarili nila ay mahirap pa rin sila. Well, yun ang sinasabi natin. Perception, pananaw. Alam mo, yung bumaba ng 3% ang bilang ng mga mahihirap nitong third quarter. Mas mataas ng second quarter. Bakit kaya? Alam naman ho natin siguro, napakahirap kumilos, napakahirap lumabas. Negosyo, maraming sarado, so nagsusumikap ang lahat ng tao. Ang dahilan kung bakit bumaba ng 3% from 48% to 45% ang bilang, wala nang hadlang masyado. Unti na binubuksan ang ekonomiya para ito'y makabangon na ho tayo. Kaya lang, may nagbabanta na naman ho. Omicron virus, ito'y variant. Highly contagious, transmissible. Kaya lang, hindi pa ho kompleto ang mga datos ho nila, mga bossing. Kaya lang, sila ho'y nagbibigyan ng alarma sa publiko na mag-iingat ho tayo. Hindi pa ho natin makuha kung yun ba'y highly transmissible, pareho ba yung epekto sa Delta. Sinabi nila mas highly transmissible, pero hindi naman sinasabi anong mangyayari doon sa mga bakunado na. Ano bang epekto niyan? Dahil highly transmissible, magiging mild ba o severe? Ang ginagawa lang ng World Health Organization ay malaman na ho natin para maging agresibo na ho tayo sa ating hakbang, pag-iingat na rin. Lahat ho ng mga bansa. Kaya napaka-importante ho talagang ikay bakunado. Ikay bakunado. At pagkatapos, sundin lahat ng mga health protocols, face shield, face mask. Naniniwala ho ko, face shield, face mask. And then, pati na ho yung sinasabing alcohol, social distancing. Ingat na lang ho tayo. Yun. Anyway, mga boss. Next topic ho natin. Emosyon. Pag masyadong mataas, perception. Nakikita niyo ho ba, mga boss? Sino hong nangunguna sa survey? At yung survey na yan, nagiging batayan. Yan ang panukat ho yan sa survey. Na ang sa survey, lalo na may bagong survey, ito yung isang presidential, ito yung pahayag survey. And hindi ko makita ang Publicus. Yun, hindi ko mabasa kasi nakikita ko, pahayag eh. Publicus Asia. Ngayon, and sa Publicus Asia, mga boss, ayan, kung pagbabasihan niyan, barometro. 56.7%, alam nyo na, 15%, nako, 8.9% undecided. Example lang ho ito, ano? Pag pinagsama mo lahat yan, talo pa rin. Halimbawa, sinabi ng itong Robredo, Damagoso, Go, Pacquiao, Lacson, kung sino pa yan, kahit na magsama-sama sabihin, ikaw na lang, Lenny. Kung paniniwalaan ho natin dahil yan, ho'y survey yan, talo pa rin. Kumbaga, avalanche. Hindi yung sinasabi ho nila. Ngayon, mga boss, simple lang ho, ano? Iba ho yung emosyon ng tao. Iba ho yung pananaw base doon sa kanilang nababasa at base sa kanilang nakikita, naririnig. Kaya nabubuo ang kanilang desisyon. Pero yung emosyon, kung sino napupusuan mo, kahit na anong sasabihin mo, dikit pa rin sila doon. Ang naging problema lang ho daw that kapag medyo pinag-usapan ang survey, pinag-usapan yung survey, mapapansin nyo, may nagsulat ho kasi, ako'y naniniwala ho, si Alex Magno, na kapag pinag-usapan yung survey,
nagkakaroon daw ng violent reaction sa mga kampo ni Lenny. Eh, parang nagiging ito'y palaban, nagagalit. Oh, yun, ngayon, violent reaction. Siyempre, naintindihan yung emotion ho yung umiiral eh. Emotion eh. Mataas ang emotion. Nagagalit. Gets nyo? Nagagalit agad. Kaya iba yung emotion kasi matibay yung emotion eh. Hindi mo natitingnan yung mga bagay na dapat silipin mo, facts kung tawagin. Ano yun? Hindi mo na dapat kung anong narinig, kung anong iyong nakikita, kung ayong nababasa, napapanood, hindi na eh. Basta't ako, eto na ang manok ko. Kaya pag medyo pinag-usapan ng survey, umiinit ang kanilang ulo. Sumisiklab agad. Gets niyo mga boss? Kaya nakita niyo, pagdating sa lansangan, ang daming mga motorcade. Di ba? Kanya-kanya sila. Eh, doon sa survey na yan, kapag hindi natin tiningnan at walang ganyan, anong pagiging basihan natin? Kahit na SWS, kahit na Pulse Asia, ang survey kasi, tinitingnan lang natin parang pagiging batayan. Pero kahit anong sabihin mo sa survey, kung nasa emosyon ng tao na huwag mong sasaktan ng manok ko, huwag ka magsasabi ng hindi tama, huwag ka magkakamali, kasi kukuyugin ka namin. Gets niyo mga boss? Nagiging belligerent, adversarial, quarrelsome daw yung mga taong kapag nasaktan ang kanilang mga manok. Eh, sino ba naman hindi? Nagiging emotional lahat. Bakit? Abay, ganun din naman sa kabila eh. Ganun din doon ka na BBM eh. Kapag sinaktan mo, hindi nagsasalita to. Kapag sinaktan mo, yung mga followers niya sabihin, kahit anong manalo, kahit na matalo, kahit na anong gawin nyo, ganun din kami. So pareho ho eh. Kaya emotion, iba ho talaga eh. Pag ang emotion ho, ang umiral. Nawawala na yung rason at yung lohika. Ibig sabihin, saktan mo man ang manok ko, hindi ako magbabago. Saktan mo man, apihin mo man, kahit na saan ka man pumunta, kahit pumunta ka ng COMELEC para ma-disqualify, hindi pa rin magbabago, magrarally kami pagkatapos niyan. Kahit na anong sabihin mo tungkol sa nakaraan, historia, hindi kami magbabago. Ganun din kami. Matalo o manalo, kay Ganere ako. Alam nyo, ganun din kay Lenny. Kahit na anong sabihin nyo sa kanya, kahit na pagtawanan nyo yung aming manok, both sides ho to, ano? Emotion ng umiral. Hindi desidido na kami. Ang problema, sino ang marami? Yun ang tanong. Hindi ho ba? Sino ang marami? Ngayon pa lang panukat. 56.7, 15.4. Malayo. Kahit na time stream mo yan eh. Malayo eh. So ang point natin dito mga boss, ang emotion ho kasi, ang emotion, matibay ho yan eh. Ganon din ang mga nanay, pag ang nanay nakita ang kanilang mga anak, kay mali yung anak. Ipagtatanggol ang kanilang anak. Siyempre, mother instinct ho yan eh. Do not hurt my kid. Parang sumbong ho doon sa mga, ito'y magulang, ano? Ngayon, pinakikita ko lang sa inyo. Tulad na nangyari ho doon sa mga, sa Akro. Emosyon din ang umiral. Wala nang rason. Wala din sa politika. Emosyon din. Pag pinairal na ho natin yung emosyon, na pwede mong ipairal ang emosyon sa tama, may mga pagpapairal ng emosyon, mali. Iba talaga ang emosyon eh. Eh, di ba kuminsan? Kahit na anong sabihin mo, love ko pa rin. Kahit na anong sabihin mo, mahal ko pa rin to. Mahal ko siya. Yun, emotion ho yan eh. Napakahirap gibain ang emosyon. Kaya lang,
Tingnan nyo na lang kung anong sinasabi natin dito mga bossing, ano? Baka humaba pa. Bukas, pag-usapan ho natin. Kumusta ba mga anak ninyo? Baka kasi na sobrang emosyon ng isang ina. Napabayaan niya na, na mali pala yung kanyang anak dahil naloko doon sa Mobile Legend na kung ano yung kabayulente, kung ano yung mga lengguwahe, kung ano yung parang kuyog yung dating, ganun na rin yung ugali ng bata. Na hindi nalalaman ng nanay, ang nanay sa Maynila nagsumbong ang anak niya sa Mindanao. O ngayon mga boss, paano nating hinawakan yan? Papakita ho namin sa inyo bukas. In the meantime, magpa-public service na ho tayo mga boss, ha? Okay. So, eto ho. Kaliligo lang, pinatay yung kontador, natyempohan ng lasing na pulis, abay dalawang linggong kalaboso. Panorin. The person wasn't arrested, rather he was invited. Pagdating sa barangay, ma'am, nagtawag ho siya ng responding pulis. Binitbit na ho siya papuntang presinto. Up to this time, nakakulong pa. Ang charge ho dyan. Hindi ho nila pwedeng masampa ng kasong not wearing a face mask, he less one. Pero ma'am, maximum tolerance ho dapat pinairal natin dito. Colonel Rodolfo Santiago, umayos ka dahil hanggat merong El Tigre sa media, hindi kita sasantuhin. Sabihan niyo ha. Ako. Ang babago ka nandoon. Pinatukan niyo bigla eh. Sinuntok pa naman niyo. Kasi kinakausap niyo kuya, hindi yung babatukan niyo. Maya-maya po may dumating na pong mobile ng pulis at dinampot ang uncle namin. Ngayon po, pang-apat na araw na po niya sa kulungan. Face mask lamang yan. Bayan hand to heel as one act. Hindi naman po napakabigat ng parusa niya. Meron lamang siyang 12 oras para mag-imbestiga at i-detine niyang taong yan. Pag sa loob ng 12 oras, wala siyang kasong isinampa. Hindi pumayag ang piskal na ituloy ang detention. Serious illegal detention na niyang gagawin ng pulis dyan. Nangyari ho to at 13 ho ng Nobyembre. Birthday ho ni General Eliazar. Although outgoing na ho siya. Kahit sino nakaupo, iisa lang ho yung prinsipyo, iisa lang ho yung sinasabing direksyon sa mga lumalabag kung sino man lumabag ng mga face masks. Hulihin pero huwag saktan at huwag ipapahiya. Hulihin nyo, arestuhin nyo, dalhin nyo sa holding area pero huwag nyong paparusahan. Walang makukulong, walang masasaktan, walang mag-exercise, walang maipahiya. Yun ang aking directive sa inyo. Malinaw yan, kahit sinong chief PNP. Utusuin doon sa sinasabing Hilas Juan. Meron siyang na-violate sa instructions ng aming chief PNP regarding doon sa paghuli pero hindi dapat saktan. Open naman po ang aming opisina para parating po dito yung kanilang reklamo at action na po namin. Kung kayo ay nanunood ho sa amin sa Binongonan Police, hindi ho kami nagbibiro, hindi kami nagsisino. Talagang ang programa ho ng pambansang sumbungan, nalalagay ho kami kuminsan sa alanganin, may mga nagdedemanda, may nayayabangan. At the end of the day, wala po kaming pakialam sa mga kyaw-kyaw nino man. Kapag gusto lang ho namin talagang masolve yung problema. Matatandaan na dahil sa pulis na si Patrolman Wilfredo Patag, inimbitahan ng barangay si Michael Lagrosa. Subalit pagdating sa barangay hall, inaresto na ito ng mga pulis Binangonan. Hindi sumagot si Cop, si Kenya, sa aming tawag. Ganda ng buhok nito, parang in-spray net pa. Pero kaninang umaga ay nagpadala ito ng mensahe sa bitag. Ayon kay Cop, hindi raw sila basta-basta nag-entertain verbally, kaya nagpadala na namang daw ng pagpadala ng liham ang bitag sa kanyang tanggapan. Ikaw, Kapitan Maria Oliva Sikene, para kang nagulat sa posisyon mo. Hamak na kabarangay captain ka lang. You're a public servant. Pagsilbihan mo, hindi ka pa politiko, wala ka pa sa konsehal ng bayan or hindi ka kung mayor, ang yabang muna, parang akala mo kung sino. Hindi ako naniniwala na papadala pa kami ng sulat sa'yo. Kinig ka. Kung ayaw mo madamay, shut your mouth. Pero ngayon ang sasabihin ko, ayaw namin na mayayabang dito. So, nakakaabot sa'yo, mapapahiya ka sa mga constituent mo kasi tinawagan ka namin. Tapos ang sagot mo, padalhan ka ng sulat. Simple lang naman. Tatanungin namin, kung nga ba'y dinala sa inyong barangay, oo o hindi. Pero kung sasabihin mo, ay magpadala ng liham, nakakatawa ka. Isa iniinsulto kita.
Ang dami na namin nakakausap ng mga barangay chairman, matitino ba? At hindi lang yan, konsehal, mayor, gobernador na umiiwas, kahit nga senador, kahit sino, nakakausap po natin dito. Pero para sa iyo, kung ayaw mong makipag-usap, di ka namin pipilitin. Dahil alam ko, baka mautal-utal ka. Binigyan ka namin ng pagkakataon para magpaliwanag. Subalit ang ginawa mo, umiwas ka. Siguro may i-link kayo dito sa police station na subject ngayon. Magandang hapon, Police Lieutenant Marisol Taktakin, Sir. Hello, Ma'am. Sir, hapon po. Okay. Ma'am, ganito muna, ano? Dederecho ho yung complainant. Yung complainant nakakulong po, ma'am. Dahil lamang sa face mask. Eh, ma'am, gusto ko lang ho sanang maging malinaw ho siya. Pumasok ho siya sa loob ng compound, which is a private property. Dahil nagkagulo na ho, dahil hindi ho siya nagpakilala ng pulis, binatukan niya kung hindi pa ho tinanong ng mga kaanak na siya ay pala'y police off duty na ka-civilian ho. So, tanong ma'am, ito ho ba'y nakaabot sa inyo? Base lang po, sir. Wala pong formal po na report na nakarating po dito sa office. Kung hindi lang dahil po sa pakikipag-ugnayan po ng inyong programa po sa akin. Okay, ma'am. Ngayon, dahil po, alam ko po na na-air siya kahapon, pinanood ko po siya, at saka pinagbasihan ko din po yung reklamo nga po ng pamangkin ng ating nakakulong. Yes, ma'am. Si Mike Tagrosa po. Mm-hmm. Ngayon po, bilang aksyon, humingi po ako ng kopya ng demanda doon po sa ating binabanggit po na police corporal, si Patag. Okay. Hulihin nyo, arestuhin nyo, dalhin nyo lang sa inyong holding area pero huwag ninyong paparusahan. Walang makukulong, walang masasaktan, walang mag-e-exercise, walang maipapahiya. Yun ang aking directive sa inyo, sa mga polis. Nangyari ho to ng birthday mismo ho ni General Eliazar, November 13, ma'am. So, doon sa directive na ho yan, papadalhin ho namin kayo, yan ay kumalat sa media, hindi ko ho maintindihan, ano ho ang dahilan bakit inaresto yung tao? Ang kaso ho, ma'am, disrespectful to the authority. So, ma'am, medyo nagiging komplikado na. May hawak ho tayong video rito, pwede hong pagbasihan ng internal affairs. Ngayon, ma'am, inimbitahan ho sa barangay, sumama naman ho for invitation. Pagdating sa barangay, inaalam ho namin sa barangay, binitbit na ho siya sa presinto at hanggang kasalukuyan nakakulong pa rin ho sa inyo. Gusto ko lang po, Sir Ben, na basahin po itong hiningi ko nga pong kopya po sa kanila ng kung anong demanda na naka-file. Okay. So, ang base po dito, ito ay dahil sa violation of Article 151. Which is? The revised penal code po. Disobedience to a person in authority or the agent of such person. Okay. In relation, dahil po nabanggit po natin yung tungkol sa face mask, in relation to Binangonan Municipal Ordinance No. 45, Series of 2021, yun na nga po yung kanilang ordinansa na no face mask. Ma'am, ito hong pag-aresto ho dahil sa face mask. So magko-conflict ho sa sinasabi ho ng Chief PNP. Hanggang kasalukuyan kung sino man bagong Chief PNP. Pwedeng arestuhin pero hindi pwedeng ikulong. I-holding center, pagsabihan lang. Huwag papahiya, huwag paparusahan. Sinampahan niyo ho ng kasong disobedience. Si Corporal ho ba was on duty during that time na nagpapatrolya at naispatan niya yung tao na in full view na uniform siya, sinabihan niya, pinagsabihan niya muna. Hindi ho siya naka-uniforme sa video, binatukan niya ho. Pero ma'am, hindi ho ba ang trabaho ng pulis pagsabihan muna or kung talagang matigas ang ulo, dadalhin sa holding center. Ma'am, hindi ho siya inaresto. Dinala ho muna siya sa barangay. Pagdating sa barangay, nag-usap-usap ho sila, which is basically a holding center, pero dapat hindi ho kinukulong. Ikinulong ho ngayon. And prior to that, ma'am, may mga testigo nagsabi, may kinausap siya doon bago siya nakita niya itong nakakulong ngayon. Well, hindi naka-face mask, hindi niya ho hinuli. Tulad ng ginawa niya doon sa panghuling nakita niya na hindi siya nakilalang pulis dahil hindi naman siya napakilala. Binatukan niya agad. Gusto nga lumaban ng tao kasi sino bang nagbabatok kung hindi ho siya nagpakilalang pulis, nakuyog na ho siya roon. So tanong ma'am, ano hong mali sa nakikita niyo ngayon?
Sir Ben, medyo marami pong points na nabanggit. Ano po? Mm-hmm. Unang-una po sa pahayag po ng ating dating Chief PNP na si Sir Eliazar. Yes. Na dapat po ay pwede naman na pagsabihan lang. Exactly. Huwag ipakita, huwag ikukulong. Yes. Tama po yun. Mm-hmm. Ang binasa ko lang po sa inyo, nag-base lang po ako doon po sa nakuha ko pong kopya ng kung ano ba ang dahilan bakit ninyo ikinulong ang taong ito. Ang pagkaka-detain niya ba ay legal? Yun. Opo. So yun po ang kinuha kong ano sa kanila. Dapat may supporting document silang maibigay sa akin, which is na-submit naman po nila. Kaya, ano hong na-submit the document ho? Ano hong dahilan ho nila? Kasi mag-uumpisa ho muna tayo sa umpisa. The person wasn't arrested, rather he was invited. Pagdating sa barangay, ma'am, nagtawag ho siya ng responding police. That's when they decided to, hindi na ho siya inibinit, bit na ho siya papuntang presinto. Up to this time, nakakulong pa. Ang charge ho dyan, hindi ho nila pwedeng masampa ng kasong not wearing a face mask, heal as one. Pero ma'am, maximum tolerance ho dapat pinairal natin dito. So mas maganda ho ma'am siguro, pinaabot ho namin sa inyo with courtesy and respect. Hindi ho namin kayo tinuturuan ng inyong trabaho at buong galang sinasabi ho namin sa inyo, magagawa niyo ho ba ma'am tawagan at pagpaliwanagin muna yung si patrolman kasi baka may ginawa na ho sila ma'am na nagkasampa originally, face mask lang. Bakit ho nakulong disrespectful to the authority? Ma'am, pag disrespectful to the authority, hindi ba dapat yung taong nakuniforme, binastos mo? Lalo-lalo na pag police, nagpakilala ang police, hindi ka pa rumispeto, abay, defiance, disrespectful to the authority, the man in uniform, yung police ho natin. Kapag ikaw, ma'am, ay nakachinelas, hindi ka nagpakilala ang police, sa sobrang buisit mo to cover up your crime, tsaka mo sinampahan ng kaso, disrespectful to the authority, wala ho siyang witness, mag-isa lang ho siya sa video, nangyari sa loob ng bakuran ng kanyang binatukan, paano ho maging disrespectful to the authority na pumasok ho siya na wala ho siyang warrant of arrest, wala ho siyang search warrant, trespassing na ho yan, ma'am. Yun ang point namin dito. Siguro ma'am, pakiabot niyo muna sa provincial director ninyo, to the regional director, para malaman, para naman mapatawag ho yung ating chief of police dyan, si Lieutenant Colonel Rodolfo Santiago, ma'am, ng Binangon ng Rizal, na parang tinatawagan ho namin, hindi ho sumasagot, blinak ho ang aming telepono dahil may incident na ho itong kernel na to sa doon ho sa Kainta last year, yung may diferensya sa pag-iisip na wala ring suot na t-shirt, pumasok sa hospital, this year lang ho to, alam niyo ho ba, 2021, kinulong niya rin ho ng March, kaya ito, napunta na niya rin sa inyo, nandiyan ngayon. Mukha atang kinukonsinti pa, baka para sa halip na dapat malaman niya, ipinaabot na ho namin sa inyo dahil hindi ho siya nakikipag-usap sa amin dahil nakablock ho yung aming number. Yes sir, noted po ng lahat po ng sinabi ninyo sir. Asahan po ninyo na ang pamunuan po ng Rizal PNP at ng buong Philippine National Police ay hindi po nagtotolerate ng mga maling gawi kahit po ay kapwa po namin naka-uniforme. Mm-hmm. Isa pa pong gusto ko din pong banggitin dito ngayon, yun pong legacy ng aming dating PNP chief. Yes. Yung intensified cleanliness policy, sir. Gusto ko po itong malaman or kung doon sa mga nakikinig din. Lalong-lalo na rin po dito sa involved po na Police Corporal Patag na ang nilalaman po nitong ICP na policy ay kalinisan po sa hanay. Mm-hmm. Kalinisan sa working place, sa opisina. Yes, ma'am. At kalinisan sa community. Yes, ma'am. Pag dito sa kalinisan sa hanay, gusto ko lang pong malaman ng lahat na isa na po dito ang tinututukan, yun pong mga airing personnel po natin. So sabi ko nga po, ang reklamo pong ito ay supported po ng video footage. Okay. Para po magkaroon po kami ng ma-address ang issue ay
kasalukuyan din po itong pinagpapaliwanag po ang involved na ating PNP personnel po na assigned sa Binangonan. Well, ma'am, ako nagpapasalamat sa sinasabi ninyo. Kung sakaling bibigyan ho namin kayo ng kopya ho ng aming one-on-one interview kay General Eliazar, nabanggit niyo rin lahat ho to. Hindi ho nang galing sa amin. Ako ho mismo nag-interview sa loob ng Kampo Kurame, linggo ho yun. Lahat na sabi niya ho, bago ho siya, that was 2 weeks before na siya ho'y outgoing, 2 weeks before, nag-interview ho kami. Lahat na sinabi ninyo, nandun ho sa aming interview. Yung kalinisan sa hanay, kalinisan sa tanggapan, kalinisan. At the same time, lagi niya sinasabing, cleanliness is next to godliness, which is kahanga-hanga po talaga. Okay? Alam ko naman, sinabi niya rin ho ma'am, na iisa lang naman ang direksyon ng PNP, kahit sinong chief PNP man yan, dahil iisa lang naman ang sinusunod namin. Ma'am, maraming salamat po sa inyong pagtanggap po. Sana ho may magagawa hong aksyon. At the same time, kami didiretso na lang ho sa internal affairs. Good luck po sa iyo, ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Sir, maraming salamat po. Thank you po. Asahan po ninyo na anytime po, ang office po namin ay open. Mm-hmm. Good. Yun na po, ang cellphone ko po ay laging open. Yes, ma'am. Alam po, ma'am. Thank you, ma'am. Naniniwala po kami sa ginagawa ho ng ating mga marami ho matitino. Isa ho akong anak ng pulis din. At hindi din po kami, sir, mga kapayag na mga pulis na sabi nga po sa ilang daang libong total strength ng PNP, tapos may isa, dalawa na sisira dahil sa may mga maling gawi. Hindi po namin din mapapayagan yun. Yan. Kasi lahat po madadamay po. Okay. Yan din pong sinabi ni Chief PNP, ma'am. Sinabi niyo lang, you seem to be a very good student, ma'am. Chief PNP. Thank you so much, ma'am. Good luck ho. Happy weekend ho sa inyo. Sir, thank you po. Good day po. All right. Abangan niyo ho to. Hindi ho natatapos dito. At ako naman magsasabi sa iyo, ako'y magme-mensahe. Patrolman Wilfredo Patag II. Umpisahan mo nang magsuot ng supporter para hindi magkalansingan yung laylay na bombolyos mo. Kasi kung hindi, magkakaluslus ka sa takot. At ang boss mo naman, yung sinasabing itong si Rodolfo Santiago, na hindi ko naman alam ko, takot na takot sa akin to, hindi ko natatakutin pa kasi baka atakihin sa puso at baka maipot sa kanyang lawlaw, butas-butas na karusunsilyo pa. Dahil takot sa akin to, sa sobra siguro na traumatized, hindi ko na gigit-gitin pa. Kaya dumiretso na tayo sa itaas. Colonel Rodolfo Santiago, kung gusto mo maganda pa ang iyong kinabukasan at iyong future sa pulis, umayos ka, dahil hanggat merong El Tigre sa media, hindi kita sasantuhin. In this case, hindi kita tatakutin, pidadadama ko lang, umayos ka, huwag mong konsintihin ang mga tao, huwag kang magpapatay o huwag mo kaming ibablock. Pwede kang umiwas, hindi ka pwede magtago. You can run, but you can't hide. Plain and simple. Well, sunod na step po namin, diretso na ho to, papuntang internal affairs. Eto ho! Ang hashtag ipabitag mo kay Ben Tulfo, Pambansang Sumbungan. Maliban ho doon sa aming ginagawang pagtayo, dinedefensahan ho namin mga taong walang kalaban-laban. Yung mga nayuyurakan, kapangyarihan ng mga kapangyarihan, kaya ho may El Tigre bitag. Wala ho sa vocabulary kong salitang atras. Nung araw pa, simula noon, marami na ho kami mga experiences, mga totoong labanan, coverage ho namin. May mga bagay na hindi na ho namin pwedeng sabihin doon sa mga mamamatay tao, particular sa mga bank robbers, napatay na ho sila ngayon. Ngayon, ito ho yung aming advokasya, ipagtanggol ang mga inaape. Kahit na miyembro ng inyong samahan, kayo sa ACRO, binigyan namin ng linaw ang isang miyembro ninyo na dapat una kayo ang magbigay ng linaw sa taong umihingi ng sinasabing linaw kung anong nangyari sa kanyang kapatid. Kaya nandyan kami. Kami ho'y magbibigay linaw ho sa inyo. Una sa lahat, inuulit lang ho namin.
Wala ho kaming dinidisrespect or binabalahura particular kayo sa Akrom. Inuulit ko, sa bagay lang, iniimbitahan ko ang mga leaders ninyo mula presidente at mataas na opisyal pumunta sa aming tanggapan. At kung kinakailangan nyo i-airin natin sa programang ito, walang problema. Ang ayaw lang ho namin ay yung panggugulo sa labas kasi hindi tama yon. Kaya kami nananawagan sa mga leaders ng Akro, sa mga mataas, kung may presidente ho kayo at yung mga matatas na opisyal, isang bagay lang ho gusto namin, gabayan nyo ho siguro muna yung mga members natin, huwag ipairal ang damdamin. Isang bagay lang ho, nagbigay linaw na ako. At wala ho kami natatanggap ng mga sulat o wala ho kami natatanggap na ano, bawal ho yung fake news ho sa amin. Nang sa ganun, nagkakaliwanagan, wala hong duruhan, wala hong bruskuhan. Kami ho talagang brusko doon sa mga taong tiwali, sa mga taong mga kuminsan nagiging subject ho namin dito, pati nga ho kuminsan mga alagad ng batas, kung talagang inaape yung mga simpleng tao, kami ho'y natatakbuhan, kahit ng mga politiko, kahit sino pa yan. Advokasiya ho namin ipagtanggol ang mga inape. Yung mga walang kalaban-laban, mga balo, mga ulila. Hindi ho naming stilo makipag-away, maliban na lamang pag nalagay nung kung sa alanganin, kung yung mga mapang-abuso, mapang-ape, ay parang nilagay kami sa alanganin din, eh hindi ho siguro kami para magang sangkaterba mga santo. Sa mga Akro na sinasabi ho namin, naglilinaw lang ho ako. Lahat ho ng bagay pwedeng pag-uusapan at ayoko ho ng duruhan, ayoko ho rito ng bruskuhan. Kaya ho namin gawin yan, pero hindi para sa mga kapatiran ninyo. Tinulungan namin ang miyembro ninyo, inuulit namin. Tumulong kami, nagbigay linaw kami. At kung may nasabi man ako dati, base doon sa aking opinyon at karanasan, eh baguhin nyo sa pamamagitan ng pagbigay linaw. Kasi ako, hindi na ho ako updated sa mga frat noon. Kasi yung iba, naging frat na ngayon, eh noon, yung pinanggalingan ho nila, hindi pa. Oh, alam ko ho yan, ako ay high school pa, inuulit ko, panahon ni Kopong-Kopong, hindi ako nahihiya. Tawag nga sa akin, Lolo Ben! Hindi na tayo ngayon 1971 before martial law na may Axis, may Akro, Batang Sigisig, Batang City Jail, Bahala na Gang, ganun lahat. Lahat ho may pinanggalingan pero nagbabago ho. Ayusin na lang ho natin siguro mga boss. Huwag na ho tayo mag-away-away, walang bruskuhan. Bukas ang aming tanggapan para doon pwede maglinaw. Ha? Maraming salamat po sa inyo. Adios.